Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So tamang upgrade muna tayo ngayon ng Mystic. So Mystic mahalaga to kahit i-tier 2 nyo lang para makuha yung passive. So kapag nag-SS ka, merong skill attack damage na 5%. Pero goods na rin yan, may spell depth. So habol din natin yung spell depth kasi marami ng spell attack ngayon. Katulad ng Darky, sobrang sakit. So kailangan na rin magpataas ng spell depth. Tapos may master reduction to. Kasi gagawin ko, angat na ako ng konti. Diba, from MS8, try kong umakit sa MS9 na. Okay? Mas solid siguro ang farming doon. So yan, syempre nababasag din yan. So tamang upgrade lang guys, since marami naman tayong black tortoise. So sipagin nyo lang yung divine oil of blessing, no? So yan, syempre may basag yan. Kapag kinulang, mag-crop na lang tayo kasi lokomurong naman tong black tortoise na to. So tamang 10 upgrade na lang. O, sana wala mabasag para dire-diretso na yan. Siyempre 100k, 80%. O, buti nga 80% na yan. Dati 60% yan eh. So siyempre priority nyo muna. Siyempre ito. Since walang vermilion bird, ito muna. Since marami tayong tortoise. So naipon lang yung tortoise sa TOBD chesting. Yan, isa dire-diretso, isang straight. Bang! O, diba? Hindi siya nabasag. So, kailangan ko lang ng 40-40-20-10. So, tilipin natin sa aking storage kung meron akong extra niyan. So, yan. Dagdag, ano yan? Dagdag progress, no? Tumaas din yung ating spell depth. So, parang nag-isang codex din ako, diba? So, yun guys. Sakto na yung ating material. So, inabot tayo ng alas 9 ng gabi kasi nga medyo malag tayo, guys. Kita nyo naman yung ping ko na pinu sa Facebook. Sobrang lag. So, nakakatamad mag-farm pag ganyan, no? So, kailangan lang natin ng energy. Gaya na sabi ko nga sa inyo, yung pang-upgrade natin is hindi ako nagamit ng tradable. Kasi binibenta ko lahat ng tradable para yung gold natin is napapaikot. Tapos, isa-isa natin na-upgrade yung mga ganito. So, alam naman natin na napakamahal nito sa market. Sa atin, mahal yan sa mga free-to-play, di ba? Kasi yung gold, alam naman, binibenta natin as chicken joy. Pero hindi sa main, guys, ah. Sa mga alt ko. Okay, sakto na may materials yan. Kita nyo naman, non-tradable yung ginamit natin. So, bili tayong energy kasi kailangan na 1.8 million na energy. Guys, nung kahapon nga pala, nabenta na yung ating, eto, Spectrumite. No? Binent ko ng 9999. So, gaya na sabi ko nga sa inyo, napaka-solid ito. Kaya mag-daily login kayo sa mga alt. Kasi, halimbawa may uncommon, tapos na tier 2 nyo, tapos tradable, napakamahal niyan. So, nirush ko lang yan guys para meron akong gold. Kaso, naubos agad kasi binili ko na agad ng pang codex. Okay, ayan. Kita nyo naman pang codex all. Sa codex pa lang, ubos na agad yung gold niya. 1k gold na agad tong kukonte. So, nadagdagan na ata ako ng dalawang codex lang. Isipin nyo, 1k gold, dalawang codex lang yung nadagdag. So, ganyan kahirap kapag yung medyo mataas na yung codex. Kaya kung titingin kayo ng mga NFT, make sure na mataas na yung codex guys. So, manadagdagan to ng 2 o 3. So, 8.35 na to bukas. Okay? So, upgrade na natin. Sunod-sunod na upgrade. Mystic. Bibili nga pala tayong energy. Buti na lang, napakamura ng energy tsaka yung ano, dark steel. So, sobrang mura niya nan kung i-compare noon. So, kaya napakabilis mag-upgrade ngayon ng mga Mystic. Tapos, yung mga Mystic pa ngayon, libre na lang, no? Tapos, yung tortoise na yun, naipon yun, kaka-TOBD chesting, guys. So, ngayon lang tayo nakapag-upgrade. Yan. Okay, sobrang solid. So, tingnan natin kung ilang PS manadagdag sa atin. So, nagat na tayo sa PS. Ayan, 237,150 na guys kasi nadagdagan tayo ng codex. Tapos ito, manadagdag pa. So, manadagdagan tayo ng spell depth. Yun lang naman nahabol natin. 12 lang, no? Pero malaking bagay kasi may 2.4% sa master reduct. Dark steel gain, ang laki naman. 5% yung ano. Pag in-upgrade, 8.5. Laki naman, no? 5% guys, oh. 5%, 1.5 lang yung dagdag lang pala. Okay, so yan, upgrade na natin. Kinuha ko lang yung kanyang passive. So, okay na yan. So, focus na ulit tayo dito sa Vermilion Bird. Okay? Kasi Vermilion Bird kasi sa physical Eva crit. Yan, maganda naman yung tatlong yan. Okay, so ito na. 1.8 million energy. So, napakabilis mag-upgrade. So, yan. Okay na. Tier 2 na yung ating tortoise. Pero nadagdag na PS4, halos 150 lang, no? So, next target natin, guys, syempre, itong tier. Ito muna inuuna ko kaysa dito sa Toad Stance. Okay naman itong Toad Stance, pero hindi ko naman masyadong gamit na gamit to, no? Mas gamit na gamit ko itong mga tinatawag nating raw stat. Okay? So, unahin ko muna itong maging 13, 12, 12. Okay? 13, 12, 12 yung next project natin dito. Sa ako, isisingit na itong Toad Stance na to.
Kasi nagbe-base na ako sa Conquest, guys. Ang laki ng PS pag Conquest, no? Malaki din yung dagdag. Hindi pala PS, malaki yung dagdag nila sa raw stat. Okay? So, gaya na sabi ng iba, paano ba ako mag-farm sa alt nung sa event, guys? Kasi nga, gaya na sabi ko sa inyo, magiging gold to. Ito, halimbawa, ito. Kapag nag-summon ka niyan sa alt, make sure na maging tradable pagdating sa rare. Tapos may easy epic. Tapos ito, syempre, kapag naging tradable sa rare, mabibenta nyo din ng mahal kahit yung mga magic stone na tier 2 na tradable. Mahal yun, guys, pati yun sa spirit. Lahat ng tradable na tier 2, mahal yan. Kita nyo naman yung nabenta natin yung Spectrumite. Napaka-solid. So, check lang natin yung sa alt natin para makita nyo at may idea kayo kung ano yung gagawin nyo, guys. Ito, halimbawa, ito. Level 45. So, saan nagpapalevel yan? Siyempre sa MS 1. Yan, tinapos nyo lang yung MS 1 and Secret Peak. So, almost 2 hours. Pag dalawa naman account nyo, so, dalawa agad yung matatapos. So, lahat yan pinagpa-farm ko, guys. Binuksan natin yung kahapon yung 20, tapos pinagpatuloy ko. So, kasi kapag in-open natin yan, tsaka daily login, so, combo-combo yan, guys. Kaso, wala naging tradable, eh. So, bala ko sana hindi ko manabubuksan. Pero buksan natin para makita natin kung ilang glittering. So, ang habol lang natin dito para maging goldings is glittering. Okay. So, glittering lang ang pinakamahalaga dyan. Tingnan natin itong 40 piraso. Balak sana 420 pieces each alt. Okay. Kapag magpapalevel kayo, make sure na 20 gap level lang, guys. Kasi maraming tatanong dyan, bakit hindi daw sila nakakapulot? Make sure na, guys, na gap ng 20 levels lang. Halimbawa, 45 ka, yung patay mo, yung at least 25. Okay? At 25 talaga mismo. Halimbawa, 46 ka na. Doon ka sa 26. O 27. O kung gawin mo ng 30, sobrang lambot lang nun. Halimbawa, yan, level 45. Sa magandang mag-spot. Guys, beat yun. Tapos, Demon Bull Temple lang kayo. Dito sa gitna, napakadaming mobs. Yan. Pwede nyo na dyan tapusin. Pero, pinakamabilis is MS. Isang oras lang tapos na. Kung kulangin, mag-secret pick kayo. Kasi minsan sa isang oras, nagiging 27 boxes lang. Eh, 30 ang kailangan nyo to per day. So, buksan natin kung ilang glittering yung makukuha natin. Let's go. Pang! Ilang glittering kaya yan. Yung merong epic, oh. Kita nyo yun? May epic dragon skill. So, sobrang solid, no? Ayan, oh. Isipin nyo naman yan, guys. Yan pa ba yung irereklamo nyo? So, kailangan dyan 420 pieces yan per alt. So, meron tayong 60 pieces sa ating. Hindi ko nakita ko ilang, masyadong mabilis. Nag-pause ako dun sa epic scale. So, may 300 na glittering, nakita nyo naman. Sobrang solid, di ba? 40 boxes lang. So, ayan, magiging gold dyan. Ay, halimbawa, ito, kakrop ko to, guys. Oh. So, nakakatulong yan para mas mabilis yung pagpapagold nyo. Isa yun sa mga technique natin. Kaya, gumawa na kayo ng alt. Ayan, oh. Ay, hindi na yung tradable. So, pwede natin gawing legend. Kung hindi maging legend, hindi maging tradable sa legend, okay lang naman din. So, wala naman tayong ginastos dyan. Most important lang dyan is nagkakaroon siya ng materials para maging goldings natin. Iyon yung bagong way para mas mapabilis ang goldings natin. Pak! Yun, hindi naging tradable. So, malungkot tayo nun. Pero okay lang yan as example. Yun, ganun yung pag-tinesting nyo. So, pakita natin yung ibang account. Baka sabihin nyo, ito lang yung pinaparm, no? Pinaparm ko. So, pakita ko hanggang dulo. So, pinarm na natin yan hanggang dulo. Medyo lagi lang talaga ako kapag nag-character select ako. Nadidisi. So, ayan o. Dito natin simulan sa low devils. Dulo agad. Pangalawa siya, diba? So, ayan. Nagpa-farm lahat yan, guys. Ganun lang din yung ginawa kong farm site. Ayan. Kung titingin nyo. Ayan, may 30 ulit siya, diba? Okay. Ganun lang ginawa. Kinopen ko rin to. Tapos nakakuha to ng maraming glittering. Ayan. O, may glittering siya, oh. Kita nyo naman. So, pagbukas natin ulit yan, may glittering ulit yan, guys. So, yun ang paka-importante. Pa, yun, 200 glittering, elixir 200 din. So, sobrang solid. So, dadami yung inyong, sabihin na dadami yung inyong goldings lalo ngayon. Kaya, sulitin nyo yung pagpa-farm per alt. Kung gano'ng katagal isang oras at isa't kalahating oras ata. So, dalawang account naman yun, dalawang character. So, ganun lang dailies, tapos isalin yung sa clan, syempre. Para mag-donate. Para makatulong din sa inyong plan. Okay? So, yun lamang guys. Shoutout muna tayo guys. Shoutout. Shoutout kay Ella ng Server 61. Pa-shoutout po Lods Bug 033. Okay, shoutout din kay Blood Killer ng Server 083. Pa-shoutout din Bugs. So, last shoutout muna tayo guys. Shoutout kay Sweetie Aina. Boss Bugs pa-shoutout ng Server 054. Okay? So, yun lamang guys. Hanggang sa muli.
nagpaalam.